Dear IFM, hello mga idol. Ako nga pala si Isko. Hindi na mahalaga kung taga saan ako o ilang taon na ako. Dahil ang gusto ko lang naman, mag-share ng sarili kong kwento sa paborito kong radio drama tuwing gabi. Marami na akong napakinggan na iba't ibang kwento ng pag-ibig sa Dear IFM. At kahit hindi na bago sa iba ang ibabahagi ko, sana mabigyan niyo pa rin ako ng pagkakataon na makapagkwento. Isa akong probinsyano na simple lang ang pangarap. Ang magkaroon ng masayang pamilya at tahimik na buhay. At syempre, kasama ang babaeng pinakamamahal ko, si Nancy, na nililigawan ko noong mga panahon na yon. Ayan! Pogi na ako! Kapo! Teka! Sobra naman ata itong pulbo ko sa mukha. Ano ba to? Pabuwasan nga. Hoyes ko. Po, tay, ano po yan? Abay, kanina pa kitang tinatawag. Hindi ka malang sumasagot. Ano bang ginagawa mo dito? Saan naman ang punta mo at formang-forma ka? kay Nancy po, tay. Alam niyo na, dadalaw. kaya naman pala halos ipaligo mo ng pabango mo dyan sa damit mo. Uy! Napasobra po ba? Oo. Masakit na sa ilong. Sana iniligo mo na lang yan. Naligo naman po ako eh. Siyempre, gusto ko yung sobrang bango ko talaga. Saka yung magmukha kong malinis. Para mabango na nga, mukhang malinis pa. Oo, daig pa puno ng gwapo ha. Kuya naman pala ang habol mo. Di sana yung shield bath soap ang ginamit mo. May 24-hour germ protection yon. Kaya galit sa sakit, may malasakit. At recommended pa yon ng Philippine Nurses Association. Hindi ko kasi nakita kanina eh. Pero sige po, sa susunod na maliligo ako. Kailan yon? Sa Linggo. Ay naman eh. Sandali nga. Bakit naman puro panliligaw na ang inaatupag mo? Nakakalimutan mo nang mag-aral ng mabuti. Siyempre tay, hindi. Nakakahiya naman kay Nancy kung bulak-bulak ko sa eskwelahan, di ba? Dapat mabango. Mukhang malinis at matalino para naman maisip niya na may future sa sakin. Ay sus, future ka dyan. Pagkatapos mo manligaw kay Nancy, umuwi ka kagad ha. Dahil maaga pa tayo bukas. Pupunta tayo sa bukit bukas ng umaga. Anihan ng mga palay. Ay opo tay, mabilis lang naman ako dun eh. Merienda lang tapos uwi na ako. O siya, sige, mag-iingat ka. Salamat dito sa bulaklak na dala mo, ha? Kahit na parang panakaw mo lang tong pinitas do sa bakod ni Manang Laling. Uy, nagpaalam ako, no? Sabi ko sa kanya, kailangan ko mga bulaklak niya para sagutin ako ng nililigawan ko. Ayun, pumayag naman siya. Kasi napitas ko na bago ako magpaalam. Ikaw talaga? Kaya mainit ang dugo sa'yo ni Manang, eh. Magpapaalam ka, pero napitas mo na. Hihingi na lang ako ng dispensa bukas. Saka huhupa naman ang inis nun kapag nilinis ko yung bakod niya. Oo, dapat lang. Pambayad mo sa mga bulaklak na nakuha mo. Pero salamat ulit ha. Layon. Kahit habulin pa ako ng itak ni Manang Laling, basta mabigyan lang kita ng bulaklak, ayos lang sa akin. Lumaki man lang yung tsansa na, alam mo na, sagutin mo na ako. Alam mo Isko, okay ka naman eh. Gusto ka ng mga magulang ko at napatunayan mo naman sa akin na hindi ka tulad ng ibang lalaki dyan. Pero may problema kasi. Ano? Dahil sa pangit ba ako? Sira, hindi. Ano? Kasi nakapasa ako sa isang university sa Manila. Ha? Aalis ka? Oo. Pangarap ko kasi makapag-aral sa university na yun eh. Pakiramdam ko kasi maraming magbubukas sa akin na oportunidad kapag doon ako graduate. Total naman, napaghandaan ni na mama ang college ko. Susulitin ko na ang pagkakataon na yun. Kaya ibig sabihin, hanggang ngayong summer na lang ako dito. Mga idol,
Sinulit namin ni Nancy ang dalawang buwan niya sa probinsya namin. Araw-araw kaming magkasama at bumuo ng mga masasayang alaala bago siya lumuwas ng Maynila. Aminin ko na noong mga oras na yon, gusto kong pigilan si Nancy. Sino ba naman tao ang gustong mawalay sa mahal niya, di ba? Pero tulad ng sabi ko, ayokong maging sagabal sa pagtupad ng mga pangarap ni Nancy. Tinupad naman ni Nancy ang sinabi niya na araw-araw kami magtatawagan at uuwi siya tuwing summer. Sa probinsya naman namin ay nagpatuloy ako sa pag-aaral. Agriculture ang kinuha kong course para mas mapalago ko pa ang negosyo namin. Ay, ito ang namiss ko sa probinsya eh. Yung sariwang hangin. Sa Manila kasi, isang langhap lang, mauubo ka na agad dahil puro usok ng tambucho ng mga sasakyan. Buti naman at buong summer vacation ka na nandito. Kasi nung huli, dalawang linggo ka lang nagbakasun. May mga racket kasi ako ron ni. Alam mo naman, 'di ba? Hangga't maaari, ayokong humingi kila mama kapag kinakapos ako sa allowance ko. Ang mahal pa naman mamuhay dun. Yung 500 mo? Naku, dalawang araw lang 'yun. Swerte mo kung umabot pa 'yun ng tatlong araw. Minsan nga, isang araw lang 'yun ni. Kaya ba nagpa-part-time ka dun? Oo. Kailangan ni. Kaya sorry kung minsan ha, hindi na kita nare-replyan sa mga chats mo. Paano? Pagka-uwi ko sa bahay, ayun, bagsak dahil sa pagod. Ayos lang. Alam ko naman na kapag hindi ka nakakapag-reply, ibig sabihin busy o pagod ka. Di bale, isang taon na lang naman makakagraduate na ako eh. Makakapagtrabaho na ako ng maayos. At higit sa lahat, makakapagpahinga na si na mama sa mga gastusin sa akin. Ang mahal kaya ng tuition fee ko. Sulit naman eh. Ikaw pala, kumusta ang pag-aaral mo dito? Baka naman panay absent mo ha? Ang huling sumbong sa akin ni Tito, nagkakating class ka raw dahil parati kang may kinukuhang sideline. Uy, hindi na ah. Umahabol na ako ngayon. Mahirap na. Baka madelay pa ang graduation ko. Nakakaya naman kay tatay kapag ganun ang nangyari. Ano palang balak mo pagka-graduate mo? E di ako nang mamamahala sa negosyo namin. Total naman, agriculture ang kinuha kong course. Mapapalago ko na yun ng maayos. Kapag umayos na ang kita, bala kong dagdagan ng iba pa maliban sa babuyan at manuka namin. Baka mag-angkat na rin ako ng mga gulay at prutas tulad ng mangga. Mataniman lang namin yung isang bakanteng lote namin, ayos na yun. Ibig sabihin, dito ka lang sa probinsya. Oo naman, nandito ang buhay ko eh. Kaya nga ganong kurso ang kinuha ko. Para ako naman ang magmamanage ng negosyo namin. Para si tatay, magpapahinga na lang. Tapos tayong dalawang mamamahala. Teka, tayong dalawa? Oo, pagkatapos nating magpakasal, syempre tayong dalawa nang hahawak ng negosyo. Ah, kasi isko... Tapos naisip ko rin na pwede natin gawin yung pangarap mong antique shop. Eh, saan naman tayo kukuha ng pang-capital doon? Kaya nga, uunahin muna natin tong negosyo namin. Kasi ito yung may pumapasok na pera. Kapag napalago natin yun at nakapag-ipon, isusunod natin yung gusto mo. Pero mahasi sana, mag-apply ako agad sa bangko. Eh, may kakilala kasi si tita na taga-bangko na pwedeng tumulong sa akin na makapasok eh. Pwede naman yun. Kaso, di ba ang usapan natin, pagka-graduate mo, babalik ka na dito? Makapag-ipon lang tayo saglit, magpapakasal na tayong dalawa. Kahit simpleng kasal lang, ayos na yun. Ay, sabagay, pero kasi... Mahal, itong plano natin, di ba? Isang taon na lang ang hihintayin natin, magagawa na natin ang lahat ng yun. Saka, aminin mo na. Mas tahimik ang buhay dito kaysa sa Maynila. Totoo naman yan. Kahit na sanay na ako sa buhay sa Maynila, wala pa rin tatalo dito sa probinsya. O, tingnan mo na. Kaya mas magandang nating bumuo ng pamilya dito. Isa o dalawang taon, pwede na tayong mag-anak. Hindi pa nga tayo graduate, anak na agad ang nasa isip mo. Hindi ba pwedeng mag-ipon muna tayo tapos magpakasal? Ganun na rin yun. Pero mahal, gusto ko maghinihini muna tayo ha. Hindi naman natin kailangang magmadali sa buhay. Mga bata pa tayo eh. Marami pa ang darating na opportunity sa atin. Alam ko naman yun. Pero sadyang excited lang talaga ako na umpisahan ng totoong buhay na kasama ka. Halos ilang taon din tayong nagtiis na ka-December break at summer vacation lang tayong magkasama. Kapag nakagraduate na tayo, marami na tayong oras sa isa't isa.
Buti nakatiis ka, no? Hindi ka nang bababae tulad ng ibang lalaki dyan. Ha! Siyempre, ako pa! Loyal to, no? At isa pa, bakit pa ako maghahanap ng iba? Eh, nasa'yo na ang lahat. Ang corny-corny mo! Uy, totoo yun ha! Saka yung pambababae na yan, sakit lang sa ulo yan. Ayoko ng gulo. Gusto ko lang ng tahimik na buhay kasama ka. Kaya konting tiis na lang, mahal. Magagawa na natin lahat ng gusto natin ng magkasama. Ni minsan, hindi ako tumingin sa ibang babae. Ayoko ng gulo. At higit sa lahat, ayokong masaktan si Nancy. Nakafocus lang ako sa mga pangarap na binuo namin ng girlfriend ko. Yun ang ginawa kong inspirasyon para pagbutihin ang ginagawa ko. Lumipas pa ang isang taon, naging excited ako dahil parehas na kami ni Nancy nagagraduate ng college. Ibig sabihin, magkakasama na kami. At higit sa lahat, mauumpisahan na namin ang mga plano namin. Tay. Oh, bakit? May sasabihin po ako. Ano yun? Huwag mong sabihin magpapakasal ka na. Hindi nga. Opo, tay. Sa katunayan nga po niyan, nakabili na po ako ng singsing. Eh paano ka nakabili ng singsing? Pinag-ipunan ko po ng 2 taon. Ah, eh kaya ba kapag sinasabihan kitang bumili ka naman ng bagong sapatos mo eh, ayaw mo? Opo, yun nga po tay, bala ko na po sanang mag-propose kay Nancy mamaya. Anak, kung ako ang tatanungin mo, eh syempre masaya ako para sa'yo. Gusto ko rin naman si Nancy para sa'yo. Kaya lang anak, eh hindi ba parang masyado yatang maaga pa? Kakagraduate nyo lang halos ah. Eh tay, hindi naman po porket magpo-propose na ako. Magpapakasal po kami agad. Ano lang po to, patunay na may balak akong pakasalan siya. Na may plano na talaga kaming dalawa. Ah, kung sa bagay. Sige, kung sa tingin mo si Nancy na ang babaeng gusto mong makasama habang buhay, eh, eh suportado kita dyan sa desisyon mo. Salamat po tay. Ay, medyo kinakabahan lang ako mamaya. Kahit na alam ko namang papayag si Nancy, kinakabahan pa rin ako. Ano ka ba naman anak? Papayag yun. Basta huwag mong ipahalata na kinakabahan ka. Uy, ayos ka lang ba? Ba't parang kinakabahan ka dyan? Kasi nakakakaba tong gagawin ko. Gagawin? Ilang taon tayong nagtiis na magkahiwalay. Pero kahit ganun, naramdaman ko na parang mas lalo tayong tumibay. Hindi ko na kayang malayo pa sa'yo. Gusto na kitang araw-araw makasama. Gusto kong magkasama na tayong bubuo ng mga desisyon sa buhay. Mahal. Will you marry me? Kasi... Bakit? May problema ba? Masyado pang maaga para isipin natin ang pagpapakasal eh. Ha? Pero... Diba itong plano natin? Saka mahal, hindi naman natin kailangan magpakasal agad kung yun ang iniisip mo. Ano lang to, assurance na tayong dalawa na talaga. Yun na nga eh, kapag umuwi ako sa'yo ngayon, ibig sabihin, lahat ng gagawin ko dapat aprobado mo. Lahat ng desisyon ko dapat alam mo. Ano namang masama dun? Wala, pero parang nakatali na ako sa'yo eh. Pag ganon, parang nakakasakal. Isko, gusto ko pang enjoy ng buhay ko. Masyado pa tayong bata para magseryoso eh. Ay, okay. Naiintindihan kita.
Pero pwede mo pa naman gawin ang mga gusto mo kahit engaged ka na sa akin eh. Hindi kita pipigilan. Gusto ko lang bigyan natin ang isa't isa ng assurance na magpapakasal tayo. Paano kung sabihin ko sa'yo na may iba na akong plano sa buhay? Paano kung malaman mo na nag-apply na ako ng trabaho sa Maynila? Ha? Pero di ba ang usapan natin? Yun na nga. Yun na nga pinupunto ko eh. Parati na lang main natin. Gusto natin. Plano natin. Pangarap natin. Paano naman yung ako? Yun ang nawawala eh. Yung gusto ko. Yung plano ko. Yung pangarap ko. Kahit na mahal natin ang isa't isa, iba dapat may sari-sarili pa rin tayong desisyon? Sandali lang. At parang pinapalabas mo na naging makasarili ako. Tinanong kita sa lahat ng bagay na yun. At oo ang sinagot mo. Pwes, nagbago na ang isip ko. Hindi ko na pangarap ang pangarap mo. Hindi ko na gusto ang gusto mo. Ngayon, matatanggap mo ba yun? Mga idol, hindi ako nakasagot sa tanong na yon ni Nancy. Dahil ang totoo, hindi ko alam kung matatanggap ko ba ang mga sinabi niya sa akin. Sa loob ng 4 na taon, akala ko iisa lang kami ng gusto. Sa 4 na taon, akala ko iisa lang ang pangarap namin. Tapos isang araw, bigla ko nalang malalaman na nagbago na pala ang lahat. At ang masakit doon, hindi ko man lang napaghandaan dahil hindi ko naman napansin. At higit sa lahat, hindi ko rin inasahan na sa isang iglap, magbabago ang lahat. Dalawang araw kaming hindi nag-usap ni Nancy. Hindi ko muna siya sinuyo dahil hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Alam ko naman kasi na isang mali ko lang na salita, matatapos na ang lahat. Kaya dapat sigurado ako sa bawat kilos na gagawin ko. Bakit hawak mo yung singsing? Hindi ba natuloy? Hindi siya pumayag. Ay, hindi po. Oh, eh bakit naman? Akala ko ba ito ang pangarap niyong dalawa? Hindi ko nga rin po alam, Tay. Eh ano nang mangyayari sa inyong dalawa ngayon? Ay, hindi ko pa po alam. Atay ka, ako na magbubukas. Oh, Nancy, ikaw pala yan. Si Isko po. Nasa loob. Apuntahan mo na lang, lalabas na muna ako. Sige po, salamat po. Hi. Ay, anong ginagawa mo dito? Magpapaalam sana ako. Mamayang madaling araw na ang biyahe ko pa Maynila. Itutuloy mo pa rin pala yung plano mo. Wala akong choice. Nakapag-commit na ako eh. Nakapag-commit ka na, hindi mo man lang sinasabi ang plano mo sa akin. At kapag humindi ka, hindi rin ako dapat, di ba? Kasi ayaw mo. Kasi hindi yun ang pangarap natin. Mali ka. Kasi kung ano man yung gusto mong gawin, pag-uusapan nating dalawa. Sinasabi mo yan ngayon dahil narinig mo na ang mga gusto kong sabihin kahapon. Pero kung hindi mo yan narinig, siguradong hindi mo ako papayagan na magtrabaho sa Maynila. Nabubuo ako ng sarili kong plano. Ni hindi mo nga sinagot ang huli kong tanong, di ba? Kasi hindi mo tanggap na may plano ako sa buhay ko na hindi ka kasama. At bakit nga ba hindi ako kasama? Boyfriend mo ako, Nancy. Sa lahat ng gagawin ko, isa ka sa mga iniisip ko. Parati kitang sinasama. Pero bakit ako hindi? Dahil hindi lang sa'yo umiikot ang mundo ko. Hindi lang ikaw ang taong gusto kong makasama. Gusto ko pang makaranas ng ibang bagay. Pero paano ko gagawin yun kung parati ka nakadepende sa akin? Anong masama dun? Girlfriend kita eh. Natural, nakadepende ako sa'yo. Pero hindi nga dapat ganon. Diyos ko naman, Isko. Matalino kang tao, diba?
Bakit hindi mo maintindihan ang gusto kong sabihin sa'yo? Magkaroon ka ng sariling buhay na wala ako. Sariling desisyon at pangarap na hindi ako kasama. Kasi may sarili-sarili din tayong buhay. Kung hindi mo kayang gawin yon, pues, huwag mo ko ikulong sa buhay na gusto mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi pwedeng parati akong sumusunod sa gusto mo. Masyado pa akong bata para mag-settle sa ganitong sitwasyon eh. Kung hindi mo kayang tanggapin yon, pakawalan na lang natin ang isa't isa. Mga idol, pagkatapos sa akin sabihin ni Nancy na pakawalan na namin ang isa't isa, kaagad siyang umalis. Naiwan akong tulala at hindi makaisip ng kung anong sasabihin. Kaya parang ang nangyari, pumayag na rin ako sa gusto niya. Pero ang totoo, nagulat ako. Kasi nagawa niyang bitawan ng ganun kadali ang relasyon namin. Nasaktan ako. Dahil pakiramdam ko, hindi malalim ang pagmamahal niya sa akin para maisip niyang iwan ako. Alam niyo, kaya ko namang mag-adjust eh. Kaya kong baguhin ang ikot ng mundo ko para sa kanya. Ganun ko siya kamahal. Pero paano ko naman gagawin yon kung parang desidido na siyang tapusin ang lahat sa amin? Kaya ang ginawa ko, hinayaan ko na siya ng tuluyan. Ayokong maghabol sa isang taong ayaw na sa akin. Abay anak, eh kanina ka pa kilos ng kilos dyan. Eh para kang kitikiti na hindi mapakali. Para lang pong hindi makapag-isip ng kung ano-ano. Natapos ko na rin pong linisin yung sahig sa labas. Star wax pong ginamit ko. Para ang kintab ay to the max. Ay, ganun ba? Ay sige, salamat. Ay nga pala, nakasalubong ko kanina ang mama ni Nancy. Kinukumusta ka niya. Hindi raw siya makapaniwala na naghiwalay na daw kayo. Ha? Naghiwalay? Oo. Ay yun naman talaga ang nangyari sa inyong dalawa, diba? Hindi ko po alam na naghiwalay kami. Wala akong maalala na naghiwalay kami nung huli kaming nag-usap. Oh, eh anong nangyari? Eh bakit yun ang sinasabi ni Nancy sa mama niya? Eh baka nga ganun na nga po yun. Hiwalay na pala kami. O tapos? Tapos yun na po yun. Ay, anak, baka nakakalimutan mo na walang duwag sa pamilya natin. O? Nung naghiwalay kami ng mama mo, alam mo ang ginawa ko. Niligawan ko siya ulit. Hindi ako pumayag na matapos ang relasyon namin dahil alam kong hindi yun yung katapusan ng lahat. Ay, anong gusto niyong gawin ko? Sundan ko siya sa Maynila. Paano kung ayaw niya talagang bumalik sa akin? E di, napunta lang sa wala yung ginawa ko? Ay nako, sayang lang. E bakit ba kasi lahat ng gagawin mo, dapat alam mong sigurado ka? Dahil basta ayaw mong magkamali. Nako anak, kanino ka ba nagmana? Bakit ganyan ka mag-isip? Ano naman po kasing masama dun? Isko, hindi ganyan ang buhay. Hindi lahat ng naplano mo, yun ang mangyayari. Dahil walang kasiguraduhan sa mundo. Eh sa katunayan nga, yun ang ikinaganda ng buhay eh. Hindi mo alam kung ano ang susunod na mangyayari. Parating may sorpresa, hindi boring. Pero tay, hindi ako ganong tao. Eh paano yan? Magkaiba kayo ng gusto ni Nancy. Hahayaan mo na lang ba siyang mawala sa'yo? O kakausapin mo siya ng maayos at magkakasundo sa isang bagay? Di ko nga po alam kung gusto pa niya ako makausap. Sus, mahal ka ni Nancy. Ang kailangan mo lang gawin, ipakita mo na ayaw mong mawala siya sa buhay mo. Na importante rin ang mga gusto niya. Kasi anak, kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya dapat kinukulong sa mundong gusto mo. Dapat doon sa mundong gusto niyong dalawa. Natauhan ako sa mga sinabi ni tatay sa akin. Kaya kinabukasan, naging pake ako agad ng mga gamit at tinawagan ng tita kong nasa Maynila para sabihing doon muna ako makikituloy. 12 hours ang biyahe ko papuntang Maynila. At sa loob ng mga oras na yon, walang ibang tumatakbo sa isip ko kundi makipag-ayos kay Aya o kay Nancy.
hindi ko pa rin alam kung ano ang gagawin ko sa Maynila. Saan ako magtatrabaho? Doon na ba talaga ako titira? Paano si tatay sa probinsya? Wala mga idol. Lahat ng mga tanong na yon, blanco sa isip ko. Oh, ito na nga. Ay, okay. Sana nandito siya. Good morning ho. Nandyan po ba si Nancy? Sino sila? Ay, teka nga. Bakit mo? Isko? Ay, ikaw pala yan, iho. Eh, pasensya ka na at hindi ka ito nakilala agad, ha? Eh, hindi ko kasi suot ang salamin ko, eh. Halika, pasok ka. Salamat po, Tita Susan. Eh, si Nancy po? Naku, eh, wala pa. Sinundo kanina ng katrabaho niya, si Joel. Inaya yata siyang lumabas. Joel po? Oo, yun nga. Halika na, tara na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Ah, sige po. O ano, gusto mo bang magkape na muna o kaya mag-juice? Tubig na lang po. Sige. Ay, ano nga palang sinadya mo rito? Ha? Nabanggit nga pala sa akin ni Nancy na nagkahiwalay na raw pala kayo. Nandito ka ba para makipag-ayos sa kanya? Sana po. Ay naku, wag kang mag-alala. Magkakaayos din kayong dalawa. Alam naman niyang lahat kami. Mas boto kami sa'yo kaysa doon sa Joel na yun. Tita, yung sinasabi niyo pong Joel, manliligaw ba yun ni Nancy? Parang. Kasi parati silang magkasamang dalawa eh. Kabago-bago pa nga lang ng batang yun sa trabaho eh. Dumidikit na agad na lalaki. Ay nako. Pero huwag kang mag-alala. Pinagsasabihan ko naman yun. Paano, dyan ka lang ha? Kukuha lang kita ng tubig. Feel at home ka lang dyan, iho, ha? Sige po. Salamat po, tita. Saan na kaya ang batang yun? Sabi, alas 10 na ng gabi, hindi pa umuwi. Eh, tinawagan mo na ba? Alam ba niyang nandito ka? Hindi po eh. Ay naku, oo nga pala. Sorpresa nga pala yung pagbisita mo ngito. Ay naku, sa wakas, nakauwi ka na rin. Na-traffic po kasi kami ni Joel sa pag-uwi eh. May bisita ka ha? Kanina ka pang tanghaling hinihintay niyan. Sino po? Ha? Isko? Paano? Bahala na kayo mag-usap dyan, ha? Anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo sa labas ng ganitong oras habang may kasama kang lalaki? Lumabas lang naman kami. Siya bang dahilan kung bakit nakipaghiwalay ka sa akin? Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Sinabi sa akin ng tita mo na yung Joel na yan ang parati mong kasama. Ano? Matagal na ba siyang nanliligaw sa'yo? Kayo na ba? Mahal mo na ba? Ay, kung nandito ka lang para awayin ako, pues, nasayang ang oras mo. Sagutin mo ang tanong ko. Hindi! Magkaibigan lang kami ni Joel. Ayan, okay na ba? Ngayon, umuwi ka na. Hindi ako uuwi. Dahil pumunta ako dito para sabihin sa'yo na... na tama ka. Ano? Tama ka. Na dapat hindi lang sa isa't isa umiikot ang mundo natin. Na may mga pangarap ka na gusto mong tuparin. Na dapat hindi tayo nagmamadali dahil mga bata pa naman tayo. Na hindi kita dapat ikinukulong sa mga napagplanuhan natin dahil wala namang kasiguraduhan sa buhay. Lahat pwedeng magbago. May pwedeng mawala. Pero pwede ring may bagong dumating. At humihingi ako ng tawad na naging makasarili ako. Isko. At mahal pa rin kita. Handa akong baguhin ang buhay ko para sa'yo. Kaya kong mag-adjust. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo. Doon tayo. Huwag mo lang sabihin na bumitaw ako.
Nagkaayos kami ni Nancy ng gabing yon. Naghintay muna ako ng ilang araw bago makapagdesisyon. At ang ginawa ko, nanatili ako sa Maynila kung nasaan si Nancy. Pinsan ko ang naging katuwang ni tatay sa negosyo namin sa probinsya. Sa ngayon, parehas kami nagtatrabaho ni Nancy at nagsasama na rin. Siguro tatanungin niyo kung ano ang susunod naming plano. At ang sagot, hindi pa namin alam. Masyado pala kasing nakaka-pressure kung lahat ng gagawin mo sa buhay, nakaplano, nakakasakal, nakakasawa. Kaya sabi namin, sige, magpapatangay na lang kami sa agos ng buhay. Mag-i-enjoy pero responsable pa rin nag-iipon para sa kinabukasan namin. Kinabukasan na hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Dahil ganun naman ang buhay, di ba? Parating hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Kaya sana sa mga couples na nakikinig ngayon, relax lang kayo. Enjoyin ang buhay, ang buhay. Dahil minsan lang tayong mabubuhay sa mundo. Kaya dapat kalmahan lang natin.